Magandang araw sa lahat. Pauna na ang aking pasasalamat sa Network Learning PH Incorporated sa pag-imbita sa akin dito sa webinar na ito kung saan ako'y mabibigyan ng pagkakataon na ibahagi ang WeLearn online learning portal for Filipino 12. Maituturing ko ang proyektong ito bilang isa sa mga malalaking ambag ko sa asignaturang Filipino. Sapagkat napakarami naming ginawa rito, partikular sa usaping panteknolohiya, upang matulungan ang mga guro, hindi lamang sa Filipino, kung hindi sa iba't ibang asignatura sa senior high school. Ang akin pong pagtalakay sa araw na ito ay partikular na nakapokus sa senior high school sapagkat ako po ay nagtuturo ng Filipino. Ngayon, nais ko po munang ipakilalang formal ang aking sarili. Ako po si Ginoong Carlo Angelino M. Romero, tagapag-ugnay ng area ng Filipino mula sa St. Scholastica's College, Manila, at nagtapos ng Master sa Sining sa Araling Filipino, Wika, Kultura at Media mula sa De La Salle University, Manila. Ngayon, hayaan po ninyo akong ipahayag sa inyo o ipakita muna sa inyo ang magiging layunin ng ating lektura sa araw na ito. Una, ay nais ko pong talakayin sa inyo kung ano nga ba ang layunin ng WeLearn portal ng senior high school para sa asignaturang Filipino. Pangalawa rito ay nais kong ibahagi sa inyo ang mga nasinop na materyales na bumuo sa nabanggit na website. At higit sa lahat, pinakamahalaga po ay nais ko po kayong gabayan, mga kaguro ko sa Filipino, sa paggamit ng mga makukuhang sanggunian o estratehiya para sa inyong kanya-kanyang klase sa nalalapit na pasukan. Lalo't higit po ngayon na panahon ng pandemya at lahat po tayo ay mag-online class. Ngayon, narito naman po ang daloy ng ating pagtalakay. Una na dyan ay ang pagpapaliwanag sa inyo kung saan lahat nagsimula ito. Ang kursong Technoteach o Teknolohiya at Pagtuturo, kung saan dito rin po namin ginawa ang tinatawag na Educational Technology Plan. At mamaya makikita po ninyo ano-ano yung mga laman nito, paano namin bunuo ito. Paano kami nagsinop ng mga materyales upang matugunan ang EdTech Plan na nabanggit kanina. At kasama rin po sa daloy natin ang tour o ang pagpapakita ko sa inyo kung ano nga ba ang itsura nitong welearnph.wixsite.com, partikular ang interface ng Filipino, partikular ang nilalaman ng Senior High School Philippines. At higit sa lahat, bakit man natin kailangan pakinggan ito? Bakit natin kailangan tangkilikin ang website na ito? Ano nga ba ang ambag nito sa ating mga guro sa Filipino, sa disiplina ng Filipino? So magsimula po tayo. Una, ang WeLearn ay kalipunan ng online teaching na materyales para sa mga Filipino. Dito natin makikita na marami kaming sininop na materyales na pang senior high school sa apat na asignatura na maya-maya lamang ay makikita ninyo. Ngayon po ay tumuon tayo sa mismong asignatura kung saan ibabahagi ko po sa inyo ang magiging ambag nito sa inyong kanya-kanyang mga klase. Yeah. Una po, simulan natin ang nabanggit ko kaninang kursong Technoteach o Pagtuturo at Teknolohiya. Ito po ay isang kurso sa pamantasang De La Salle para sa mga nagmamasterado ng nabanggit ko pong degree kanina nung ako po ay nagpakilala. No? Nung kinuha ko po ang kursong ito sa ilalim ng pamamatnubay ng butihing tagapangulo ng Departamento ng Filipino at tagapagtaguyod ng Network Learning PH na si Dr. Roderick Nuncio. Nang kinuha ko ito, hindi ko agad nagagap kung ano ang magiging ambag nito sa aking pagtuturo sa Filipino, sa St. Scholastica's College, Manila, sapagkat kami naman ay face-to-face interaction ang aming pamamaraan o moda ng pagtuturo. Sabi ko, bakit kailangan bang kunin ko ito? Bakit kailangan ba na ang isang guro sa Filipino ay mahusay hindi lamang sa nilalaman ng kanyang itinuturo, kundi maging sa teknolohiya? Noon po sabi ko, no,
Naku, malaking suliranin ito. Pero hindi ako sumuko. Ang ginawa ko ay ginawa ko isang hamon. Paano ko nga ba mai-integrate o maiuugnay itong teknolohiya upang higit na maging mabisa ang aking pagtuturo ng disiplina at panitikang Filipino? Okay. Ngayon, ano nga ba yung layunin ng kursong TechnoTeach? Para malaman po ninyo simula sa simula, no, kung bakit nga ba nabuo itong We Learn PH na ito. Layunin ng asignaturang TechnoTeach na mula sa tradisyonal na pagtuturo ay unti-unting makaagapay ang guro sa nagbabagong teknolohiya kung saan kinakailangan na kaya niyang magturo sa parehong moda, na kaya niyang magturo kasabay ng pagbabago ng teknolohiya. Sapagkat alam naman po nating mga guro, sa Filipino man yan o sa anumang disiplina, na kapag tayo po ay hindi maalam sa teknolohiya, pagtatawanan tayo o mayroong pagkakataon o maaari tayong pagtawanan ng mga mag-aaral natin na itinuturing nating Gen Zs. Sila yung mga tinatawag nating digital natives na alam nila ang pasikot-sikot ng bawat website, ng bawat gadget. Tayo ngayong mga guro, isang hamon ang hinaharap natin at ito yung paano tayo makaagapay sa kanila nang sa gayoy mapukaw natin ang interest nila at syempre ay matuto rin sila mula sa atin. Pangalawang layunin ng TechnoTeach ng kursong ito ay maituro sa guro ano nga ba ang etika ng paggamit ng teknolohiya sa pagtuturo ng kanya-kanya nating asignatura. Ano yung mga dapat gawin? Ano yung mga dapat nating iwasan upang hindi tayo maging kahiya-hiya o hindi natin mailagay sa alanganin ang ating sarili at ang ating itinuturo. Pangatlo, layunin ng TechnoTeach na buksan ang isipan ng mga guro sa lente ng pagtingin sa outcome-based education at iba't ibang uri ng intelligence o yung tinatawag nating multiple intelligence. Mamaya ay tatalakayin natin ano o makikita natin kung ano nga bang esensya ng dalawang simulaing ito pagdating dito sa tinatalakay nating We Learn PH na portal. Okay? Ngayon at higit sa lahat, ninanais ng kursong TechnoTeach na kaya nating magturo sa paraang blended kung kinakailangan. Pag sinabi nating paraang blended, ito yung meron tayong face-to-face interaction at meron tayong online teaching. Kung saan, dito natin makikita na dapat ang guro flexible siya. Okay? Lalo't higit ngayon na magagamit natin ito sa panahon kung saan hindi tayo pwedeng magkita-kita sa loob ng silid-aralan dahil nga merong banta ng COVID-19. Ngayon, ano, unti-unti ko na pong nagagagap na, aba, ito pala yung dahilan kung bakit pinag-aralan ko ang TechnoTeach. At bilang produkto o upang maisakatuparan ang TechnoTeach, ay meron kaming tinatawag na blueprint dito. Ngayon, ano ba yung blueprint na iyon upang maisakatuparan yung We Learn PH na yan? Alam naman na po natin na ang blueprint ay isang plano para sa isang mithiin na nais nating gawin. O ito yung disenyo, hindi ba? Ngayon, ang tinatawag nating blueprint ay yung educational technology plan na aking nabanggit kanina sa aking pagbibigay sa inyo ng daloy ng programa. Ngayon, ano bang inilalaman itong blueprint o educational technology plan na ito? Okay. Ang educational technology plan na ito ay nakabatay sa pagpaplanong pang-curriculum o curriculum planning na mula sa kagawaran ng edukasyon. Alam naman po nating mga guro ano na meron tayong sinusunod na gabay pang-curriculum. Bago magawa ang educational technology plan na ito, ay kailangang mulat tayo o alam natin ano nga ba ang konsepto ng pagpaplanong pang-curriculum. Paano natin maisasagawa ito sa ating mismong klase. Okay? Ngayon, ano bang nilalaman ng educational technology plan? Siyempre, nilalaman dyan description ng kurso tungkol saan ba ang ituturo natin. Pangalawa dyan ay yung pamantayang pangnilalaman o content standard. Ano yung dapat na malaman ng mga mag-aaral natin? Yung pamantayang pagganap
Pagkatapos nilang malaman ang lahat ng mga paksa na kailangan natin, ano naman yung kinakailangan nilang maisagawa o maitanghal sa dulo ng kanilang gagawing pag-aaral. Siyempre, upang magabayan ang mga mag-aaral, sa bawat araw meron tayong mga pakasanayan pampagkatuto o yung tinatawag nating learning objectives. Ngayon, ano nga ba yung mga elemento o nilalaman nitong educational technology plan? Mahirap ba itong gawin? Paano ba natin sisimulan ito? At syempre, ang pinakamahalaga sa lahat sa online learning, sa flexible learning, ay yung tinatawag nating e-learning tools or e-learning resources. So, simulan natin sa mga elemento. Ang elemento ng isang educational technology plan ay halos kapareho ng nilalaman o elemento ng isang gabay ng aralin o lesson plan. Naririyan ang pagganyak, naririyan ang panimulang gawain, ang pagtalakay sa paksa at pagganap ng natutuhan sa klase. Apat na bahagi ito sapagkat pinasimple natin. Bakit natin pinasimple? Sapagkat alam naman natin sa isang virtual na klase, masyadong mahaba ang isang oras na pagtuturo o masyadong mahaba kapag sumobra pa tayo sa isang oras. Kung kaya't pinaikli natin ito ng sagayoy sa maikling panahon ay makuha ng ating mga mag-aaral sa pamamagitan ng online na klase kung ano nga ba yung aralin. Maisagawa nila ito, maisapuso nila ito kahit na hindi tayo nakikita ng harapan o face to face. Ngayon, doon naman sa mga e-learning tools o e-learning resources, makikita natin na ito yung mga yon. Meron tayong mga website, mga blog, syempre pamilyar tayo sa YouTube, game activity, iba't ibang mga online exam na sumusubok sa ating kakayahan tungkol sa isang paksa, Prezi at SlideShare, ito yung mga ambag ng iba't ibang mga guro o dalubhasa mula sa paksang iyon na maaaring gamitin ng ating mga mag-aaral. Syempre, hindi mawawala yung pagtingin natin sa mga larawan sa Instagram, pakikinig natin sa musika at iba pang social networking sites o anuman yan na makikita natin online. Ngayon, bakit ba may WeLearnPH? Ano ang gustong tugunan ng WeLearnPH? Taong 2013 nang magsimula ang K-12. Pag sinabi natin K-12, ito yung pagdaragdag ng 2 taon ng senior high school sa basic education o sa mataas na paaralan. Ngunit, kaakibat ng pagbabago ng paradigmang ito, pagbabago sa educational system na ito o sa sistema ng education na ito, ay meron ding lumabas na 4 na mga suliranin. Okay? Una dyan ay yung tinatawag na displacement of teachers in the tertiary level. Sapagkat dahil nga madaragdagan ang nang 2 taon sa high school, papaano ang tanong ano? Ang tanong ng mga guro sa tertiarya, papaano naman kami? Wala kami magiging enrollment. Sino ang tuturuan namin? Ba? Pangalawa dyan, lack of information concerning the guidelines for implementation. Wala pa raw tayong sapat na kaalaman kung paano ba patatakbuhin ito. Ano ba yung ins and outs nitong K-12 na ito? San tayo magsisimula? Paano natin tatapusin? Pangatlo, lack of university students for 2 years. Dahil malilipat ang enrollment sa basic education, walang estudyante sa tersyarya. Papaano na ang trabaho ng ating mga guro? Papaano ang mga universidad? Papaano ang mga kolehiyo? Pang-apat na nais kong pagtiunan ng pansin ay ito, the insufficient resources for the implementation. Sabi, kulang daw ng mga sanggunian o resources na gagamitin sa pagtuturo. O ito na, dahil tayo yung magsisimula, wala tayong mga libro, wala tayong mga batayang aklat na pagkukunan ng ating mga ituturo. Ngayon, pagtuunan natin ng pansin yung ika-4 na suliranin, ano? Kaming mga mag-aaral ng TechnoTeach, mga graduadong mag-aaral sa masterado, naisip namin na isakatuparan itong WeLearnPH na to sa pamamagitan ng paggawa ng 2P upang matugunan ang problema sa mga sanggunian, sa mga batayang aklat, sa mga resources na tinatawag. Sa makatuwid, kami ay
nangalap o ginawa namin ang proseso ng pangangalap. Maliban sa pangangalap ay ang proseso ng pagsisinop na anumang resources na pupwedeng gamitin sa klase ay sininop namin. Hindi lamang para sa aming mga sarili, kung hindi para sa mga kapwa-guru namin sa senior high school na nagiging suliranin ang tungkol sa pagkuha ng mga resources na ito. Ngayon, ito po yung itsura ng Educational Technology Plan Template na sinasabi ko sa inyo kanina. Ito yung sinasabi nating blueprint. Bago pa man yan mailagay sa We Learn PH, ito po, no, ganyan kami nagsimula. Tiningnan namin o nakabatay ito doon sa gabay pang curriculum ng DepEd. Pagkatapos sa isa-isa na naming pinunan ng mga nilalaman ito, makikita po natin dyan yung mga e-learning tools or resources na nabanggit kanina. Mapapansin po natin na sa pagkakagawa ng inyong lingkod ay merong laman ang bawat e-learning tools o resources. Bakit ganun? Ibig sabihin ba lahat yan ay gagamitin mo? Mamaya po ay isa-isahin natin kung papaano ba natin gagamitin yan sa ating klase. Ngunit naniniwala po ang aking team na napakarami nating makukuhang mga sanggunian online. Kinakailangan lamang nito ng tamang pangangalap, tamang pagsisinop, at syempre yung matibay na pag-uugnay nito sa aralin na ating ibinabahagi o itinuturo sa ating klase. Ngayon pumunta na po tayo, no, sa mismong usapin natin, ang welearnph.wixsite.com. Maari nyo po akong sabayan, ano, maari pong habang nagaganap ang webinar na ito, ay magpunta na po kayo doon sa, dito po sa website na ito. Sabay-sabay po nating tingnan, ano, ba itsura na itong welearnph.wixsite.co. Sige. Tulad ng sinabi ko kanina, bago mabuo ito, ay syempre nakabatay tayo o bumatay kami sa gabay pang kurikulum mula sa Kagawaran ng Edukasyon o Department of Education. Kinuha namin dyan ang pamantayang nilalaman, pamantayan sa pagganap. Nagkaroon kami ng unpacking para sa mga kasanayang pampagkatuto at syempre yung mismong nilalaman o yung content ng aming ituturo. Okay. Kapag binuksan niyo po ang website, siguro po nariyan na kayo, no? Ito yung makikita ninyo, ano? Makikita niyo dyan yung bahagi ng home, sino-sino yung team, sino-sino yung mga taong nag-ambag. At tulad po ng nasabi ko, ang WeLearn portal na ito, ang senior high school portal na ito, ay para sa apat na asignatura sa senior high school. Ang English, Filipino, Math, at UCSP, o USCP, Understanding Society, Culture, and Politics. Siguro iniisip niyo bakit wala yung ibang asignatura. Ang WeLearn PH na ito ay kalipunan ng mga ambag, ng mga guro, ng mga eksperto sa iba't ibang disiplina, no? Siguro madadagdagan ito kalaunan kapag meron pang mga gustong mag-ambag para sa website na ito. Ngayon, puntahan natin yung bahagi ng home. At pag kinlik natin yung home, makikita natin dyan ang iba't ibang mga asignatura. Nais ko pong i-click ninyo yung Filipino 12 sapagkat yun po ang particular na ginawa ng team ng inyong lingkod. Ayan. Kapag kinlik natin yan, makikita natin na ang asignatura ay tungkol sa pagbasa at pagsuri ng iba't ibang teksto tungo sa pananaliksik. Sa makatawid, ang magiging tuon o paksa ng ating usapin ngayon para sa asignaturang iyon ay walang iba kung hindi pananaliksik o research. Okay, simulan po natin, ano? Alam ko po na pamilyar po kayo kung saan ito ay sinabi ng isang mambabatas. Kamakailan lamang, ano? Hayaan niyo pong basahin ko. Sabi niya, parang lahat ng inyong budget, puro research. Baliw na baliw kayo sa research. Aanhin niyo ba yung research? Ako matalino kong tao pero hindi ko maintindihan yung research ninyo. Lalo na yung farmer. Gusto ba ng farmer yung research? Hindi ba gusto nila tulungan ninyo sila? Bakit ba lahat ng budget ninyo research? Bibigyang tiin ko lang po ang ilang mga usapin na kanyang nabanggit. Una, baliw na baliw kayo sa research. At pinakatanong sa lahat, marahil ay tanong din po ninyo dahil maraming nahihirapan sa atin sa disiplinang ito. Aanhin ninyo ba ang research?
Ito po, makikita po natin dito ang Filipino 12 Senior High School Portal. Ayan. Nilagay po namin ito rito sapagkat noong panahon na aming ginagawa ito, ay tumuon muna kami sa mga core subjects na tinatawag. Kung kaya't nilagay namin yung asignaturang pagbasa at pagsuri ng iba't ibang teksto tungo sa pananaliksik sa grade 12. Ngayon narito po ang aking mga kasama, no, sina Ginoong Lubiano at Ginoong Paderon sa pagbuo ng pangangalap at pagsisinop para sa partikular na asignaturang ito. Siyempre po, puntahan po natin ang binuo ng inyong lingkod. Magsimula po tayo sa pagsulat ng pananaliksik, partikular sa unang-unang bahagi, ang pagpili ng paksa. So kapag kinlik po natin yung pagpili ng paksa, hintayin lamang po natin at mapupunta po tayo rito sa bahaging ito. No? Ito na po yung pinakaloob ng asignaturang PPITP. Ngayon makikita nyo po dyan ang pamantayang pangnilalaman. Anong content standard? Anong dapat malaman ng bata? Learning competencies? Anong dapat niyang matamo sa araling ito? Ngayon, ang We Learn PH, hindi lamang ito nagpapakita kung ano yung mga e-learning resources o e-learning tools na po pwede niyong gamitin sa inyong klase. Binibigyan na rin kayo nito ng mungkahing pamamaraan kung paano niyo gagawin yung bawat bahagi sa inyong gabay ng aralin. Magsimula po tayo dito ano sa pagpangganyak. Okay? O ito yung tinatawag nating motivation. Dito, kailangang isialang-alang natin na ang mga bata ay ma-engage o ma-hook doon sa ating pag-aaralan. Kailangan makuha natin o mapukaw kaagad natin yung kanilang atensyon upang nang sa gayoy ma-excite sila o mauhaw sila sa pagkatuto. Naku, tungkol saan ba yung pag-aaralan namin? Sige na, ma'am, sir, miss, sir, ibigay niyo na po kung tungkol saan ito, kung kaya't eto na, no? Dito, nakalagay, magpapakita o magpapanood o magpapakinig ang guro ng isang larawan o video presentation o musika na may kinalaman sa maaaring paghanguan ng paksa ng pananaliksik. Sasagutin ng mga mag-aaral ang mga sumusunod na gabay na katanungan. Uulitin ko po, ano, mga gabay na katanungan lamang ito. Ngunit kung nais nyo pong dagdagan upang makuha ang mga kasagutan na nais ninyo mula sa inyong mga mag-aaral, abay, talaga nga namang libre kayong i-modify ito, dagdagan ito. Okay? Ngayon, bakit sabi natin maaaring magpakita, magpapanood o magpakinig? Sapagkat makikita natin dito sa ibaba na napakaraming e-learning tools o resources na po pwede nating i-click at kapag kinlik natin ay maaaring basahin ng bata, sagutin ng bata, panuurin ng bata. Maaaring lahat ito ipagawa natin kung marami tayong oras. Ngunit kung kakaunti ang oras natin, pupwede nating igrupo ang mga mag-aaral ayon sa kanilang intelligence, ayon sa kanilang hilig, ayon sa kanilang interest. Dito po pumapasok yung sinasabi nating paggamit natin o utilization of multiple intelligences. Pwede natin silang igrupo. O sige, lahat ng mahilig manood, lahat ng mahilig makinig ng musika. Bakit iba-iba po? Sapagkat sa dulo, iisa naman yung gusto nating matamo doon. Ngayon, bakit bibigyan natin ng kalayaan ang mga mag-aaral na pumili? Kung manunood, kung makikinig ng musika, kung magbabasa, kung maglalaro. Sapagkat sabi natin kanina, isinusulong nito ang OBE o yung outcome-based education. Kung saan, isa sa mga layunin nito ay gawing responsable ang mga mag-aaral para sa kanilang sariling pagkatuto. Ngayon, alam naman po natin na ang mga mag-aaral ay nagiging masaya sa nagaganap na pagkatuto kapag hilig nila yung kanilang ginagawa. Kapag gusto nila yung ginagawa nila, bakit natin sila ilalagay doon sa grupo na makikinig ng musika? Eh, hindi naman sila mahilig makinig ng musika. Gusto nilang magbasa ng mga vlog. So, ibigay natin yung hilig nila sa pamamagitan ng mga available na e-learning resources na ito. Ngayon, kapag napanood na po ito, ay tatanungin natin ang mga mag-aaral, babalik tayo rito, ano?
Ano ba yung konsepto ng napanood nila tungkol saan yon in general? Halimbawa, ang napanood po namin ay tungkol sa isang talakayan. Tungkol sa isang panayam. Nakakita po kami ng mga larawan, nakinig kami ng musika, sumagot kami ng trivia. Ngayon, ano yung po pwede nating gawin sa mga kaalamang bago na nakuha ninyo rito? Pwede rin nating itanong ano yung mga tanong na nabuo sa inyong isipan nang gawin ninyo o nang manood kayo, nang makinig kayo ng musika. Ngayon, pwede rin nating itanong sa kanila, no, paano natin masasagot ang mga katanungan sa isipan ninyo? Dahil may bago kayong kaalaman eh. Kapag nagkaroon ng bagong kaalaman, otomatiko, merong mga katanungan iyan. At doon napapasok ang konsepto na kailangan nating manaliksik upang masagot ang iba't ibang mga katanungan natin. Naririto na po tayo sa bahaging ito. Sa makatuwid, sa pagganyak pa lamang, ay na-establish na natin o naipakita na natin sa kanila na ang pag-aaralan natin ay tungkol sa pananaliksik. Ngayon, tungo po tayo rito no, sa ating panimulang gawain. Ano yun naman yung panimulang gawain? Ito kaugnayan ng pangganyak. Ibig sabihin, dahil nasimulan mo na sa pangganyak, palawakin na natin ngayon. Pasagutan na natin sila. Sa pamamagitan ng nakikita ninyong bubble map na ginawa ng inyong lingkod, ay sasagutan ito ng mga mag-aaral o pupunan nila ito ng angkop ng mga kasagutan. Sa tanong na, bakit kailangang manaliksik o mag-research? Ngayon, paano nila sasagutan ito? E nanood lang naman sila kanina. Huwag pong mag-alala, aking mga minamahal na guro. Meron po tayo ritong tinatawag na mga e-learning tools pa rin. Ayan, no? O pwede natin ipapanood sa kanila yan. Kapag pinapanood natin sa kanila yan, ay masasagutan na nila yung tanong na bakit ba sila kailangang manaliksik? Subukan natin tong iba pa. Okay, itong bahagi ng iba pa. I-click natin ito. Kapag kinlik natin yung bahaging iba pa, makikita natin dito ang isang video hinggil sa St. Scholastica's College Manila, no? Kung saan ang aming pong mga mag-aral ay bumida sa isang patimpalak kung saan kinakailangan nilang mag-innovate, mag-imbento ng isang bagay na makatutulong sa lipunan. Ngayon, kapag kinlik po natin iyan, ay dadalhin po tayo nito rito. Okay? Ngayon, panuorin po natin ang video na ito. Kaunting kalaman, alam niyo ba na ang tangkay ng saging ay nakakalinis ng tubig? Isa lang yan sa mga nadiskubre mula sa mga batang Pinoy innovators. Tuwing may kalamidad, madalas isa sa pinakamalaking problema ang kakulangan ng malinis na tubig. Problema din ito ng mga nasa dibdib na lugar sa bansa. Kaya naisipan ng isang grupo ng mga estudyante mula sa St. Scholastica's College Manila na gumawa ng simple at murang water filter at distillation system. Gamit lang ang tangkay ng saging, mga bato, buhangin at uling. Ang maruming tubig nagagawa nilang maging malinis at ligtas na inumin. We made this in order to be able to help the rural communities. Kabilang sila sa mga nanalo sa isang nationwide search para sa mga batang innovators. Ang mga estudyante mula sa Philippine Science High School Central Visayas Campus, nakaisip naman ng paraan para hindi mabilis mahinog ang mga prutas gamit lang ang papel. This would be a big help during exportation because it could delay the fruits ripening before it could reach its destination to avoid fruit spoilage. Pagdating naman sa seguridad, kahanga-hangang imbensyon ng 14 na taong gulang mula sa Baguio City National High School sa kanyang autocall doorknob. Kapag may nagtangkang magbukas ng inyong pinto, may nakakabit na cellphone at tatawagan ang may-ari ng bahay. Makukunan din ang litrato ang magnanakaw. Ito po, kahit nasaan ka, manonotify ka. May iba pong advantages nung system po. Siyempre po, inaalagaan po natin dito yung hard-earned properties po. And of course po, yung most importantly po, yung buhay po ng mga nakatira sa bahay. Kim Atienza, ABS-CBN News. Bu
bumalik po tayo rito, ano? Ngayong napanood na nila ang ginawa ng aming mga mag-aaral, kung paano sila nag-innovate, paano sila nanalo, at paano yung kanilang ginawa ay may epekto sa ating lipunan, ay masasagot na tiyak na mga mag-aaral. Bakit nga ba kailangan nilang manaliksik o mag-research? Batay sa kanilang pinanood na video, katulad ng pinanood ko po sa inyo kanina, batay sa kanilang mga nabasa. Kapag napunan na nila yan, mula sa kanilang mga nakuhang e-learning tools o e-learning resources, ay dadako na tayo dito sa aralin o sa pagtalakay mismo ng paksa. Kung saan ang kanilang goal o ang kanilang objective ay makabuo ng mga posibleng paksa na kanilang sasaliksikin. Kung kaya't sa pagkakataong ito, pupwede naman pong pabayaan nyo silang mag-click kung ano yung gusto nilang panuurin. Nang sa gayon mailista nila yung iba't ibang mga paksang ito. Ngayon, kapag natapos, kung gusto po nilang panuurin lahat yan, pwede naman. Kung gusto nila tatlo mula sa 9 o 10 e-learning tools na nakikita ninyo, aba wala rin naman pong problema. Ngayon, pag natapos na po nila yan at nakabuo na po sila ng talaan ng kanilang mga posibleng paksa, kasi ang layunin nga po natin, no, pumili ng isang paksang pampananaliksik. Tutungo na po tayo dito sa pagganap ng natutuhan sa klase. Ngayon, ano naman ang kanilang layunin dito? Ang layunin naman nila ay bumuo ng balangkas mula doon sa kanina na pagtalakay sa aralin, pipili sila ng isang paksa na kanilang nais naibigan. Kung pwedeng ang criteria natin o pamantayan natin sa pagpili ng paksa ay may kaugnayan sa kanilang strand. Dahil ito ay grade 12. Kung hindi man sa kanilang strand, pwedeng may kaugnayan sa kanilang track. Kung nahihirapan pa rin, pwedeng may kaugnayan sa wika at kulturang Pilipino. Ibig sabihin, basta ang pamantayan natin ng pagpili ay ang makapilipinong pananaliksik. Sapagkat unti-unti nga nating dinadagdagan yung ating research materials, yung ating researches na nakasulat sa wikang Filipino, para sa wikang Filipino, para sa mga Pilipino, sapagkat pakikinabangan ito ng mga Pilipino. Dito naman sa bahaging ito, ganun ulit, pwede nilang i-explore o pwedeng kayo po naman ang kayo naman ang mamili kung ano yung gusto niyong panoorin nila. Ito ay dagdag, ano, kung ano yung mga paksa na pwede nilang makuha pa. At sa dulo ay kinakailangan makabuo sila ng balangkas o outline kung paano po ang pagbuo ng isang pananaliksik o paano tatakbo yung pananaliksik nila, ano yung mga sasakupin nito, ano yung suliranin ng kanilang pananaliksik. Makikita natin na napakadali ng paggamit ng We Learn PH. Ang kailangan na lamang gawin ng mga guro ay syempre pag-aralan nito, dagdagan ayon sa kanilang konteksto o yung kung ano yung naaangkop sa kanilang klase. Pero makikita po natin, mga minamahal kong guro, na naririto na po lahat ng kinakailangan ninyo. Lalo't higit ngayon na kailangan nating magkaroon ng online na klase. So balikan po natin ito, no? Masasagot ba ng mga mag-aaralan ninyo? Bakit baliw na baliw tayo sa research? Aanhin ba natin ang research? Yan po ay nasagot nila kanina doon sa bubble map na nakita natin. Kung kaya't ngayon po ang mga mag-aaral ninyo ay bumubuo na ng talaan ng mga posibleng paksa na kanilang saliksikin batay sa kanilang interes, batay sa kulturang Pilipino, sa strand na kanilang kinukuha o kinabibilangan, o sa track na kanilang kinabibilangan. Ngayon, tignan natin, isa-isahin natin sa pagganyak na ipakilala ba natin ang konsepto ng pananaliksik? Approve na approve yan. Sa panimulang gawain, nasagot ba natin ang katanungan? Hindi lamang na mambabatas kanina, kung hindi katanungan din nating mga guro para sa ating mga mag-aaral. Bakit kinakailangang manaliksik o mag-research? Aba, approve pa rin. Ikatlo, nakabuo ba o bumubuo na ba ng talaan ng paksa
O maaaring paksa ng pananaliksik o research ang inyong mga mag-aaral. Oo, saan nila kinuha yung mga posibleng paksa nila? Sa mga e-learning resources na pina-explore, na pina-click ninyo sa kanila. Okay? At panghuli, ba syempre approve. Panghuli, nagawa ba natin yung pagganap sa natutuhan sa klase? Nakabubuo na ba sila ng balangkas? Syempre, hindi natin aasahan na agad-agad sila makabubuo sapagkat isang proseso ito. Ngunit ang mahalaga ay nakapagsisimula na sila na bumuo ng balangkas at handa na sila na manaliksik at mag-ambag para sa mga Pilipinong pananaliksik upang pakinabangan nating mga Pilipino. Approve ulit. Okay, ngayon, balikan natin itong WeLearn online teaching materials for Filipino. Ang WeLearn PH, no, portal. Eh, bakit ko naman gagawin ito? Ano ba ang dulot nito sa akin? Eh, kaya ko naman din gumawa ng ganyan eh. Makikita po natin dito na magpahanggang ngayon ay meron pa rin pong pinagdadaanan ang ating wikang Filipino, kung kaya't nandyan po ang alyansa ng mga tagapagtanggol ng wikang Filipino o Tanggol Wika upang manatili po ang ating asignatura na itinuturo sa paaralan, particular po sa kolehiyo. Ngayon, kinakailangan na kahit may pinagdaraanan tayo, may pinagdaraanan tayong laban at alam ko po na hindi lang mga guro sa Filipino ang lumalaban o kasama ng Tanggol Wika, kung hindi lahat ng may advokasya na papaunlad pa ang wikang Filipino, may nagmamahal sa wikang Filipino at higit sa lahat, merong layunin upang maging intelektualisado o para sa intelektualisasyon ng wikang Filipino. Paano ba nating masasabi na ang wikang Filipino ay intelektualisado? Masasabi natin ang wikang na dumaraan sa proseso ng intelektualisasyon ang wikang Filipino, una kung napayayaman natin ang ating talasalitaan, kung magagamit natin ito sa talakayang intelektual, kung magagamit natin ito sa matatayog na larangan ng karunungan at kaalaman, at pang-apat, kung magagamit natin ito sa mga asignatura o disiplinang agham, sipnayan, teknolohiya at sining. Bakit naririto ang WeLearn or online portal? Sapagkat nais po naming makapag-ambag tungo sa intelektualisasyon ng Filipino. Ngayon, tayo po ay nasa proseso na, no? Kasi meron ng mga nagsasalin, meron ng mga gumagawa ng mga ganitong portal. Kaya maipagpapatuloy ang intelektualisasyon kung lahat tayo ay magtutulungan. Sino po yung lahat? Siyempre kasama dyan ang paaralan, ang mga kolehiyo, ang mga universidad, ang pamahalaan, ang mga pribadong sektor. Sa makatuwid, ang lahat ng posibleng kaparaanan ay dapat tuklasin at isagawa. Lahat tayo ay maaaring maging bahagi ng intelektualisasyon ng wikang Filipino. Tandaan po natin, ano, para sa atin din ito. Para maipagmalaki natin ang ating wika at kulturang Filipino. Kung gayon, doon po nagtatapos ang aking maikling pagbabahagi sa inyo ng aming ambag dito sa WeLearn PH portal na ito. Maraming salamat at mabuhay ang wikang Filipino. Ako pong muli si Ginoong Carlo Angelino M. Romero.